Angel Locsin, over na nga ba sa pagtatanggol sa mga naapektuhan ng ABS-CBN closure? Welcome to the Daily Entertainment News PH. Matindi kasi ang naging pahayag ni Angel sa naging protesta nila laban sa hindi pag-grant ng renewal ng kanilang prangkisa. Umabot sa point na hindi lang ang mga mambabatas ang binara at tinabla ni Angel, kundi pati ang mga kapwa-artista niya sa ABS-CBN na mga tahimik sa ngayon at hindi ginagamit ang boses para ipahayag ang kanilang karapatan sa prangkisa. Na-off si Angel dahil nararapat daw na bilang mga influencer ay matulungan nila ang mga naapektuhan ng kawalan na sa ngayon ng trabaho, mga empleyado ng ABS-CBN karamihan sa likod ng kamera na unti-unti nang nauubos dahil sa pagbabawas na ng mga empleyado. Maraming fans na nag-react, mga fans ni Sara Jeronimo at Nadine Lustre, nagalit na rin kay Angel dahil sinasabing itong dalawa ay parang pinaringgan ni Angel. Pero agad naman nagkaayos dahil naglabas naman agad ng statement si Sara at Nadine at agad din nagpasalamat si Angel. Pinagdidikdikan kasi ni Angel na hindi dapat sila manhimik o maging neutral dahil ang ibig sabihin nito para sa kanya ay sang-ayon na rin sila or payag na yurakan ang kanilang prinsipyo at karapatan. Madaming bumilib sa paninindigan ni Angel pero madami din na nasasobrahan na sa ginagawa ni Darna. Say ng ilan, iba-iba naman ang ugali ng tao. May taimtim na nagdarasal para bumuti ang sitwasyon. May palihim naman na tumutulong at mayroon ding vocal sa kanyang opinion para may pagbabagong mangyari. Kaya't sabi nga ng netizens, hayaan na lamang ni Angel ang kanyang mga kapwa-artista pero itong si Suset Doctolero, isang writer ng Kapuso Network na off sa mga sinabi ni Angel. Maliwanag kay Suset na GMA ang nagpasikat kay Angel at nagpaginhawa ng buhay ng kanyang pamilya kaya't walang basis ang paglilita niya nito. Umabot na sa Twitter ang naging sagutan ng dalawa, say ni Suset. Say ng writer na si Suset, kinall out ko ang statement mo. You think you'll win a war sa mga patutsyada mo sa kapwa-artista sa GMA at now sa akin? Sagot naman ni Angel. Kayo lang po ito, hindi po ang GMA, kaya huwag niyo pong idamay. Wala po akong sasabing hindi maganda sa GMA at malaki ang utang na loob ko sa network. Kayo lang po ang kausap ko and please, use your voice para makatulong sa kapwa mo sa industriya. Kailangan ka namin. Mukhang mainit nga talaga si Angel sa issue na ito, di niya kasi maatim ang mga kinahantungan ng mga kasamahan sa ABS-CBN na nawala ng kabuhayan ngayong panahon pa ng pandemya. Matinding usapin dahil matindi din ang mga involved sa issue. Abangan na lang natin kung ano ang mga susunod na mangyayari at ipagdasal natin na bumuti ang sitwasyong ito para sa ating lahat. Thank you for watching the Daily Entertainment News PH, your daily dose of chika. Don't forget to like, comment, and subscribe.